mami. Ay, no. Ligan to, mami. Mami, ano ba nangyari? Hindi ba nga, napagpakasin bata sa bahay. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo, mayroon akong appointment, hindi ko naman pwede iwanan yung bata mag-isa doon, so sinama ko. Mami, alam na namin yun. At tinatanong ko, paano nangyari kay Marcos yan? Eh, kasi natakot yung bata. Nung makita yung kamiting ko eh. Eh, sino ba kasi yung kamiting nyo? Si Janine! Mami naman, bakit kayo nakapag-meeting to sa babae yun? Alam niyo naman, napaka-demonyo ng babae yun. Tapos sinama niyo pa si Marcos? Ha? Grabe na yung problema. Ang dinala na sa amin eh. Naku, Gary, kausapin mo itong mami mo eh. Uuwi na nga muna ako. Baka nagtataka na si mama. Baka pag-ising niya, wala tayong lahat. Anak, hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Kayo lang naman kasi may problema kay Janine, hindi ba? Ano, mami? Ang problema ng pamilya, problema mo rin. Ha? Tandaan mo yun, mami! O gusto mo, kalimutan na rin kita bilang pamilya! Huwag mo magsalala ng ganyan, Bebe, lalabas ko! Ha? Nanay mo siya! Sa kapay! Aray! Aray! Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka, Nari? Walang kasalala, Bebe, loves ko! Bebe, loves! Hindi naman namin alam na natatakbo yung bata, eh! Nang natataranta yung bata nung makita ni Janine! Malas yan, eh! Si Janine, may kinalaman si Janine dito. May kinalaman si Janine dito! Kayo dapat nadadamay sa problema namin. Pero nadamay na kayo ng kapatid mo. Namatay na yung kapatid mo. Tapos ngayon, ito yung ginawa nila sa'yo. Hindi ko pwedeng basta tanggapin na lang yun. Dahil ina niyo ko, ako dapat ang nakikipaglaban para sa inyo. Sir, ano ang balita? Konting lalim pa. Wala pa talaga eh. Unang rumispondin mga taon dito sa construction. Silang tumawag sa amin para humingi ng tulong. Abo. Maaaring makapal ang puti kaya hindi namin siya makita agad. Isa pa, madilim sa baba. Wala kaming sapat na gamit. Pero may chance na mahumubo yung bata, di ba? Ipagdasal natin na makita agad. Kapag tumagal pa ang paghahanap natin, malaking posibilidad na hindi natin siya maligtas. Pero sir, gawin niyo lahat ng mga kaya niyo. Sige, sir. Gagawin pa namin. Salamat po. Ano ako magbuti ikaw? Magbuti ikaw. Hindi ko kaya. Wala nang kasama ang nanay. Magbuti ikaw. May iligtas natin si Marcos, ha? Ang panghihinaan ng loob, ha? Marlon, umuwi muna kaya tayo. Mars. Uwi muna kami para may kasama si Mamang sa bahay. Baka kasi nag-aalala na yun eh. Yvonne! Kapit lang ha. Andito lang kami ni Shakira para sa'yo. Basta Mars, maniwala ka ha. Buhay ang anak mo. Buhay si Marcos. Doris, saan ka nagpunta? Dyan lang ko sa May Park. Meron kasing ano dun eh, early morning yoga session. Yoga? Kasama mo si Daria at si Gary?
Kaya pala wala dito, sabi ni Ason. May si ano ho, si Gary, may lakad kanina umaga. Si Mami naman ho, baka hindi pa ho umuwi galing gimmick. Alam niyo naman ho yun. Mabuti pa ho, saluhan ko na kayo. May, huwag niyo naman silang intindihin, malalaki naman po sila. Kain na lang po kayo. Ano? Pare. Wala ba rin? Sige, tuloy niyo lang. Sige, palit mo na, palit. Kuya, pagod na kayo. Naku, ma'am, huwag naku, ma'am. Masyado delikado, ma'am. Kami na pagpapalit. Sige na, ma'am. Sir. Kaya nila yan, Yvonne. Kaya nila yan. Mabuo ka muna dito. Yvonne, pati ka muna kumain. Hindi ka pa kumakain. Hindi ako nagugutom. Kailangan ko makita anak ko. Tumawag si Doris. Nasa bahay na raw si Mami. Si Mama eh, wala pa rin alam. Yvonne. Ako na humingi ng pasensya sa nanay ko. Nagsisisi na raw siya. Sorry. Hindi ro kasi niya nakalang ganun na takot ni Marcos kay Janine. Pasensya ka na, ha? Pag hindi nakabalik ng buhay ang anak ko, sinusumpa ko, Gary. Patawarin ako ng Diyos, mapapatay ko si Janine. Tibali na makulong ako kung mawawala rin lang ang anak ko. Mapapatay ko si Janine. Papatay ko siya. Mamang, wala pa rin pong balita eh. Pero hindi naman po sila tumitigil sa paghahanap kay Marcos. Diyos ko nga po. Eh, si Yvonne, anong lagay niya? Naiwan po si Marlon tsaka si Gary sa kanya. Sila po muna kasama niya. Mahirap, pero hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dapat ipagdasal natin ang kaligtasan ng apo ko. Hindi niya pababayaan si Marcos. Samahan niyo akong magdasal. Diyos ko. Dinudulo po namin ang proteksyon at kaligtasan ni Marcos. Panginoon, bigyan niyo siya ng lakas. Gabayan niyo po ang mga taong nagpupursiging iligtas siya. Yvonne? Guys. Hindi lang. Dali pa. Pag-uwi lang dyan. Nandiyan lang yan. Bay, umuwi ka kaya muna. Magpahinga ka kahit saglit. Marlon, umuwi ka na muna. Samahan mo ang mamang sa bahay. Ate, ikaw yung kailangan magpahinga. Ayoko magpahinga. Magusto ko makitang buhay ang anak ko. Sige na, Marlon. Kami na bahala dito. Sige. Pero ate, pakiusap. Kumain ka naman, oh. May dala silang pagkain. Sige na, Mars. Kumain ka. Padala ni Mamang. Ayokong kumain. Mars. Ayokong magpahinga. Mars. Ang gusto ko, makita ang buhay ang anak ko. Yun ang gusto ko, makita ang buhay ang anak ko.
Albert, kung may natitira pa dito sa puso ko, ibibigay ko sa'yo. Pero ubos na ako. Ay, buhos ko na lahat sa pamilya ko. Mars, hindi pwede ang ginagawa mo. Hindi ka kumakain, pati tubig din ni Dedma mo. Kumain ka, Mars. Hindi pwede yan. Kailangan mo ng lakas habang naghihintay tayo kay Marcos. Sundo niya po. Sige. Kana bahala niya. Apo, ma'am. Mag-ingat po kay... kang gumaling, ha? Ay, dumiretso ko na pala doon sa kwarto mo. May haayusin lang ako, ha? Sige. Uy. Itong paborito ko. Ay, Diyos ko. Ang dito pa pala. Diyos ko, napakabaho. Aray ko. Ah, aray ko po. Ay! Ano mga basura ito? Ay.
pupunta daw kami ng Disneyland. Pero siyempre, isama kita. Kaya nga sana, kumain na itong mata ko para makapunta na tayo sa Disneyland at makita yung mga Disney characters. Hindi ka makakabalik dito agad? May sakit pa rin ang mama ko. Pero she'll be okay. Baka makabalik ako dyan in a couple of weeks. Tumawag lang ako just to make sure you're okay. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Kaya kong sarili ko. Alam ko naman. Just want to make sure naman. Sorry, Kenji. I have to go. Okay, sige. Mag-ingat ka. Ingat ka din. Alam mo, laki ng problema ng developer ng condo niya. Paano ba naman substandard yung pader na excavation site? Actually, pangalawang aksidente na nga nung batang nahulog kagabi. Ano nangyari sa bata? Patay na ba? Ewan ko. Sabi, hinahanap na daw search and rescue. Pero yung unang aksidente dyan, matandang lalaki. Patay. Head injury. Kawawa naman. Audrey? Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Huwag ka matakot, Audrey. Go away! Huwag ka matakot. Nasaan si Yaya? Yaya! Audrey, lumabas na siya. Sandali. Hindi kita sasaktan. Sorry kung natakot ka sa akin noon. Hindi ko dapat ginawa yun. Ayoko lang na mawala ka sa akin. Tatawagan ko si Mami! Huwag. Please, Audrey, pakinggan mo lang ako. Kaya sa katan. Dahil mahal kita. Yung teddy bear mo. Ako may padala niyan. Kasi gusto ko. Gusto ko palagi kang masaya. Anak kita, Audrey. I'm your real dad. So please, anak. Huwag kang matakot sa akin, ha? Daddy loves you. Are you really my daddy? Oo. I'm your daddy. I'm your real daddy. Hindi ko alam if I should believe you. Kasi naging bad ka sa akin. Mabait at pinakamasipag na babaeng nakilala ko. And she's also the sweetest. Kagaya mo. Pero kung matapang, kasi po, Mommy is so brave. Oo. Siya ang pinakamatapang na babae. And she's always going to fight what she thinks is right. Lalo na kung para sa mga mahal niya sa buhay. But if you're really my daddy, bakit mo siya iniwan? Bakit hindi kita nakita when I was growing up? Kasi anak, nagkamali ako. Nagkamali ako ng desisyon. At napabayaan ko ang mami mo. Pero anak, handa akong bumawi para sa lahat ng mga panahon na hindi kita nakasama.
just want to show you how much I love you, anak. Man maalis sa akin ang mag-alala eh. Anak ko yun, apo ko yun. Hindi ko naman alam na may nangyayari na sa kanila. Naiintindihan kita, mamang. Pero okay na po sila. Si Marcos nakuha na sa excavation site. Na-revive na po. Nagre-recover kasama ni Gary sa ospital. Si Ivo naman po, ayun, binabantayan ni Mimi. Sabi ng doktor, kailangan niya lang magpahinga. Magiging okay na siya, mamang. Diyos ko. Salamat naman at ligtas na sila. Wala nang ginawa kundi maging mabuting ina ang anak ko. Maging mabuting anak. Maging mabuting dating asawa. Hanggang kailan ba sasagarin ang kabutihan ng anak ko? Sa Diyos. Okay ka na, ha? Pasensya ka eh. May titugari, ha? Medyo na drama. Kasi, nag-alala ko, kala ko, may nangyari sa'yo masama eh. Ha? Lang, okay ka na. Ang Marcos, matibay ka pa na talaga. Astig. Thank you po, titugari. Kaya lang, natakot po ako. Nanahulog po ako. Kala ko nga po, last two beses ko na po makikita ang nanay ko at tatay ko. At kayo po lahat, nasa po si nanay. Gusto ko po mag-sorry sa kanya. Kung hindi po ako balit sa bahay na wala pa alam kay nanay, hindi po mangyayari to. Hindi po ako mananaglag sa hukay. Nasaan po si nanay? Si nanay, nanay mo nagpapahinga. Sobrang stress na nangyari sa'yo. Pero, yun, tama. Nagpapahinga lang siya. Pero paggaling nun, pupunta agad dito yun, ha? Thank you.